another document na naman na video na naman kasi kami magpipinsan, meron kaming kamag-anak na nakakaangat sa buhay na may kaya. Hindi ko na papangalanan kung sino 'yon, and then dahil ako, mayroon akong third eye, lagi nila pinag-uusapan talaga yung mayayaman na yun, na bakit raw madamot, ganyan-ganyan, bakit raw lahat strict, ganyan lahat nakikita. And then, hindi na ako nagsalita talaga doon sa dalawang pinsan ko nung nangatulong kami. Kung sinahuran kami nung mayaman na yun, hindi. Hindi niya kami sinahuran talaga, as in, hindi niya kami binigyan ng salary talaga. And then, dinala pa niya ako. Ako ang dinala niya talaga sa Davao para mga tulong doon sa subdivision na yon. Tapos, ang nangyari, nung time na no, tumawag ang lola ko na ibalik na raw ako kasi meron raw tao na gusto raw akong i-escape raw, na palabasin raw sa Davao nung time na yon. Kung merong tao talaga na, dahil meron na akong third eye talaga nung time na yon, kung merong tao na gusto akong palabasin doon sa subdivision kung saan ako, na exclusive subdivision talaga na nangatulong ng summer break. Oo, yung mga bata na pumapasok doon na galing sa slaughter area talaga ng Davao talaga, nire-remind nila ako. Kumukuha lang sila ng mga lamaw, ng mga ano na gagamitin nila sa papakain sa baboy talaga doon sa subdivision na yon. And pumupunta sila doon, talagang mga 5 pa yan ang umaga, nandoon na sila yan, mga chariyo, bote, ganyan, mga lamaw, ganyan-ganyan, kung ano na lang mga basura ibibigay sa kanila, ganyan-ganyan. Kung saan sila nakatira, doon yan sa slaughter ng Davao talaga. Bakit nag-remind yung mga bata na yun sa akin? Una, yung mga batang yun na namumulot sa subdivision, nakatulad ko rin, meron din silang third eye, and at the same time, manggagamot din yung mga pamilya nila. So, ayun yung dahilan bakit ang lola ko, nakaka-escape talaga siya kahit na wala siyang dala or kahit wala siyang dalang mga gamit. Pag nandyan talaga, umaatak ang mga aswang, hindi na siya nag-iimpake, talagang lumalayas na talaga siya. So, kung may nangyari na nagulpi siya doon sa part ng Carmen talaga, hindi pa ako nakapasok dyan sa Carmen talaga. Yung Carmen na yun, ang pagkaalam ko yan, si Doña Carmen, yung Doña Carmen na yan, dyan sa malapit sa boundary dito rin yan sa ano, part na yan ng parang yung ano na yan, Iligan, ganyan, hindi ko pa napuntahan yung lugar na yan. Malapit din ang Kidapawan talaga. Nung pumunta akong Kidapawan, hindi ko nakita yung daan papunta doon sa kanto ng Carmen talaga. De wala nang nakalagay doon na karatula talaga na Carmen talaga. So ayun, si Doña Carmen, ng Carmen na lugar na yan, kung saan dyan yung mga pinsan ko lagi pumupunta sa lugar na yan. Kung sino ang part ng Doña Carmen, sa Ramos ang may-ari niyan. And Ramos at saka ng Layog talaga na family ng kamag-anak din ng Baguio talaga. So ayun, kung ano yung layog na bundok ng Baguio, yan din ang layog ng ano, ng Carmen talaga. So kung may nahabol sila ng mga aswang sa part na yun, oo, nahahabol talaga ang lola ko. Kung nagulpi ang lola ko talaga doon sa part talaga na yun, oo. Kung nagulpi ang lola ko sa norte ng Pangasinan din nung lumaya sila, oo, nagulpi rin siya. So yun ang nangyari nung nasa Davao ako, kasi hindi ako sinusahura nung kamag-anakan na talaga, kamag-anakan namin na yun. Binigyan lang niya ako ng 500 pesos for summer break, and then pinabalik naman niya ako ng Cotabato City. Kung mag-i-escape ako sa mall talaga sa Davao para makalayas sa subdivision na yun, oo. Dahil hindi sila nagsasalita, pero minamaltrato talaga nila kami na iba sa kung ano yung ayos talaga ng pamumuhay talaga namin sa mahirap at farmer at mahirap na lugar talaga. So ayun, yun yung nangyari na yun. Kung yung mga pinsang ko doon sa kabila
nagsialisa na rin nung time na nasa Davao ako. Oo, umalis na rin sila, tapos pinabalik na naman sila, and then ayaw kaming palabasin talaga sa bahay ng mansion na yon. Ang napansin ko, yung may-ari na ng mansion, hindi na pala yung mga tao na may-ari talaga na kamag-anakan namin. Kaya pala nag-iiba yung ugali nila. Kaya pala 24/7 silang laging nakatutok sa TV. And hindi nila hindi nila talaga ino-off yung TV talaga, tas nasa loob lang kami ng kwarto magpipinsan, and nag-uusap kami na itong kamag-anak natin na to, kung buhay pa to o patay talaga, kasi kung buhay pa talaga sila, hindi sila mag 24/7 talaga ng TV talaga, as in nakatutok lang sila sa TV the whole day talaga, as in. Tapos ayun, sabi ko hindi na sila tao talaga, aswang na sila. Ang magagawa natin, mag-impake kayo at lalayas tayo. So ayun, akong pinakamaliit sa amin na magpipinsan. Yung mga pinsan ko mas matangkad sa akin yun, ha. Akong pinakamaliit, pero sinabi naman na may tiwala ako sa'yo, yun yung gagawin nating idea. Sabi ko, kung hindi nyo inano yung instruction ko talaga, talagang death on hungry talaga tayo, kasi hindi nila tayo pakainin talaga, and talagang mamamatay tayo ng gutom talaga dito sa loob talaga din. Wala kaming pagkain sa loob ng mansion na yon. Ayokong pangalanan talaga, basta yun, wag niyo akong pakialaman. So ayun, walang pagkain doon, and nagugutom talaga kami, and then ako yung nagluluto, DIY, ganyan, kung ano lang yung meron talaga na pagkain sa bahay. And then sinabi ng mga pinsan ko talaga na, paano tayo makascape nito? Sabi ko, wag na kayo magreklamo, kasi ang problema, pag nilayasan natin tong mansion na to, pag pinadlock natin, ang problema, saan natin iiwan yung susi? Kung sa kapitbahay, tas biglang lolooban yung bahay. So yun yung mga namin. So ang ginawa ko na lang, sabi ko, mag-impake ka, kasi pagod na pagod yung may-ari talaga galing sa trabaho, kasi iba siya magtrabaho talaga, nag 24/7 na siya sa loob ng opisina, and then may time na nakabukas yung pinto, tapos napagod sila. Sabi ko, mag-impake na kayo, tapos nag-impake kami, tapos tinapon namin sa baba yung mga gamit talaga, and then sabi ko, wag kayong maingay talaga. Tapos yun, kami, tas binuksan namin yung gate talaga. Di nagpa-rescue kami sa ilog, doon sa ilog na pinuntahan ko. Nagpa-rescue kami. Ang nangyari, itong mga residente na naman dito sa ilog, sinabihan na bumalik raw kami doon. And then, nung nandun na kami sa sabi ko sa pinsan ko, babalik na naman tayo doon sa mansion. Ay, natatakot na ako. Sabi ko, wow, hindi na to normal. Mukhang life sacrifice na to. Gumawa tayo ng moves talaga to do something na hindi tayo masama talaga sa issue na to. Kung tao pa sila, hindi. Hindi na sila tao nung time na yun. Kung kinukuha niya ngayon kung ano yung ginagawa ko ngayon na boses ko para i-copy ako, gawin na niya. Kasi ako, hindi ako pataya. Buhay na buhay ako. And at the same time, dahil alam niya na masama ang pakiramdam ko, hindi ako makamove talaga na lumabas ng bahay. Siya talaga yung nagpo-push talaga na dito mismo sa apartment kung saan ako, siya talaga nagchuchuk sa akin talaga na matuluyan ako para magawa na niya yung bagay na gustong-gusto niyang gawin talaga sa buhay niya, na ako yung ila-life sacrifice niya. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share ang about doon. So, ang nangyari, ayun, pinabalik kami, and then, pagbalik sa bahay, nag-apology naman ako. Sorry, bumalik na kami, ganyan. Wala siyang pinapagawa sa amin the whole day talaga. Basta ang gagawin lang, maglaba, plancha, yun lang, hanggang makatapos, hanggang dumilim talaga, yun lang gagawin namin, laba, plancha, bawal hawakan ganito, bawal hawakan ng mga gamit ganyan, basta yun lang ang gagawin talaga, as in araw-araw talaga na laba, plancha. Nagugulat kami kasi sabi namin, wala naman nagsusuot ng mga damit, pero bakit laba, plancha, ganun ang ginagawa talaga? Sabi ng
dalawang pinsan ko, sabi niya, hindi mo yung ba napapansin na naglalaba plancha tayo pero wala naman tao talaga. Sabi ko, nag-i-invisible ghost sila para i-attack tayo, para i-sacrifice yung life talaga. So, dahil nung sinabi ko yun sa mga pinsan ko, sabi ng mga pinsan, oh my God, babalik na lang ako sa probinsya talaga. Magsusumbong ako sa nanay tatay ko na gagawa sila ng rituals para ma-attack yung mga albatross talaga. So, yung sa part na yon, ito yung part talaga ng mansion. Yung maliit doon ay bahay rin yun ni Doña Carmen talaga. Nandoon siya. And then, every madaling araw, nakatingin ako doon kasi meron doon naging invisible talaga. And lagi niyang sinasabi talaga na lumabas na ako kasi talagang papatayin kami sa loob ng mansion talaga. Parang ang gagawin sa amin, dahan-dahan kaming gugutumin. Tapos pagkatapos gutumin talaga, as in mamamatay kami ng sakit talaga ng dahan-dahan hanggang makuha nila yung aming energy. At hanggang hindi na namin kaya tumayo talaga, hanggang mabalita na lang sa ilog na isa-isa na kaming bumigay talaga. And yung life sacrifice mapupunta sa tao kung sino man yung gusto nilang kumuha. And merong buwis or pera or bounty-bounty na mangyayari. So ayun nang kaya ang ginawa ko, pumunta ako sa sala, nag-isip ako dahil hindi ko alam ang moves ko. Then yung dalawang pinsan ko, wala nang ginawa kong laba plansa. Tapos ang ginawa ako naman, sabi ko ganito, oorasan ko yung laba plansa. And then sinabi ng pinsan ko, bato ka kaya, parang ikaw na ang boss dito, sa liit mo na yan, sa lakas ng boses mo na dinidinig sa buong mansion talaga, ano, parang ikaw yung bagong boss dito sa bahay. Sabi ko, ganito gawin natin talaga. Sabi niya, ang ingay-ingay ko raw. Sabi ko, makinig kayo sa akin na seryosohin natin to. Oorasan natin paglaba, pag-stop muna ang laba, tapos bukas na uli, and titingnan natin, tapos ako maglalagay ng mga damit sa closet, and then titingnan natin kung anong nangyayari dito sa loob ng mansion, bakit meron ditong nangaason talaga, at bakit may mga ghost invisible na bumabalik talaga. Baka yung invisible ghost na yun, yung talaga yung totoong may-ari ng bahay. Tapos yung mga tao naman na nag-pretend na mga kamag-anak namin doon sa ano na yun, hindi na pala sila dahil napalitan na pala yung kaluluwa, parang pinasok yung kaluluwa nila. Kung nangyari yun, oo. Kaya mahirap talaga kasi hindi really yun ang problema dito eh. Para silang pumapasok sa katawan ng tao ay nag-transform to other situation naman. So ayun. Yung ginawa naman, orasan ng ganyan, tinitingnan ko, sabi ko, dahil wala ako nga, wala, sabi ko, wala na tayong mga ano, na mga shampoo, na mga sabon, ganyan. Tapos, sabi, kasi yung dalawang pinsan ko, sabi, okay lang, wala kaming sabon, shampoo, maliligo kami. Tapos, ako naman, sabi ko, saan ang ang suklay, sabi naman ng pinsan ko, hindi ko alam, sino ba kumukuha mga suklay, ganyan. Sabi ko, ano ba nangyayari? Tapos ang ginawa ko na naman, sabi ko, matagal na yung shampoo dito sa CR talaga, sabi ng pinsan ko, wag mong pakialaman. Sabi ko, walang sabon, magsha-shampoo ako dito, bahala kayo. Tapos ginamit ko yung shampoo, sabi, pakialamera ka talaga. Sabi ko, anong gagawin ko nga, wala nga in-afford na sabon, shampoo, ganyan. Tapos yung isa naman, lagi niyang inaano na, meron akong pinupuntahan, ganyan, punta muna ako doon. Pagbalik niya, meron na siyang perang dala talaga. Di, masaya kami. Sabi ko, ano ba, anong nang ginagawa mo, ganyan. Sabi niya, basta meron akong pinupuntahan, part din doon sa ilog. Sabi niya, naka-delensya na naman ako. Sabi ko, mukhang mas malaki pa yung delensya mo sa huri natin dito, 500 pesos sa isang buwan na. Sabi nung isang pinsan ko, ang gagawin mo, bantayan mo kung anong oras na naman ako uuwi. Tapos orasan mo. Sabi ko, sa ganitong mansion, mag-isa ako. Tapos yung isa na naman na pinsa ko, sabi niya, may pupuntahan din ako. Sabi ko, iiwan niyo ako dito, mag-isa talaga, maglaba, magluto, maglinis, walang kasama talaga. Hindi tumatawag ang may-ari ng mansion talaga. Tapos ayun,
Sabi ko, oh my God, nakakatakot naman talagang ano. Tapos ayun, pumunta akong closet, nilagay ko mga damit nila, and then nandun pa rin mga pictures, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos tinignan ko, ang dami na palang napuntahan ng family talaga from Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan. Kung bumabalik sila doon, hindi sila bumabalik sa bahay talaga. And ayoko pangalanan talaga, siguro kaya sila hindi bumabalik kasi may nangyari or baka nagipit yung pamilya for something talaga kaya hindi sila nakabalik agad doon. And there's another kaluluwa naman na bumalik talaga doon sa mansion nila. And there's si Doña Carmen naman doon sa kabila na naman ay patay na siya. Doon siya namatay sa ano na yon, yung sa luma nilang bahay, hindi sa talaga sa Carmen talaga. Tapos yung Carmen naman na ano sa Baguio naman, sa kanila rin yon. So kung meron ditong na, binubulungan ako at pinapaamoy ako ng kung ano-ano, bahala ka na sa buhay mo. Dahil, di ba gagawan mo talaga ako masama talaga. So ayun, kung nakaya ko na bantayan yung mansion na mag-isa lang ako, oo talaga, binantayan ko, umiikot talaga ako doon. Ang ginagawa ko naman, pag wala yung pinsan ko, pinapailaw ko lang lahat ng ilaw talaga. Kung nakatrabaho pa ako sa iba pa mga mansion talaga, oo, kaya ko talaga mag-isa talaga sa mansion. Kung may pinapakialaman ako or ninanakaw ako sa mansion, wala talaga. Wala ako na ipupuslit talaga. So, ayun! Ayun yung mga ano, kung binayaran kami nung nagpatrabaho sa amin ng laba, linis, luto, bantay ng bahay, linis ng sakyan, hindi. Di niya kami binayaran talaga. Pero yung pinsang ko na nakakadelensya siya, kung ano man delensya yung ginagawa niya, mukhang mas malaki pa yung naiaambag niya sa amin. And ano lang, bigyan lang pa konti-konti talaga. Sabi ko, bilhan mo ako pagkain, ganyan. Tapos yun lang, parang hi and hello lang. Nung time na pumunta siya ng probinsya, inatak siya ng albatros talaga. And then, sabi niya, gusto ko makita yung pinsan ko. Ako raw, gusto niya ako makita talaga. And nung time na nasa probinsya ko, hindi ko pwedeng puntahan yung lugar. Kasi nga, na-flat talaga siya. As in, pumunta ako doon sa part na yon, na-flat na talaga siya. Sabi ko, wala na yung palengke dito. Ah. Parang na-flat na talaga siya. So, hindi ko rin na isa shoutout kung ano yung lugar na yon. Kung saan man siya ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan nila dinala talaga. Basta yon. Basta kinatok kami isang beses din ni Doña Carmen doon kasi sabi niya na kailangan na raw naming umalis talaga kasi masisetup kami. Kung totoo ang sinabi niya, oo, totoo talaga yon. Kaya nung time talaga na nag-hi and hello talaga siya doon, talagang lahat ng damit ko talaga sa closet na yon inalis ko at tarantang-taranta ako at sinabi ng pinsan ko, ano ba? Kakalaba lang namin ang plansya. O ganyan. Sabi ko, wala akong pakialam talaga. Ipasok nyo lahat sa ano, akin ng mga ano talaga, lalayas tayo dito. Sabi ng mga pinsan ko, sa sobrang tangka namin at sa sobrang bansot mo na maliit, ikaw lagi ang parang nagmamagaling sa amin. Sabi ko, kasi hindi ko alam paano i-explain talaga kasi may sinasabi yung kapitbahay. Kung patay na si Doña Carmen nung kumatok sa amin, o patay na siya noon. And kung meron mga third eye yung mga pinsan ko, meron din silang third eye. Pero hindi nila alam kung paano sila makipag-communicate. And at the same time, parang ano sila, madali silang suyuin talaga ng mga umiibig sa kanila ng romantic way. So siguro kung saan man sila ngayon, pinaibig sila at biglang iniwan tapos biglang nag-meltdown at hindi natanggap ang pagka-broken heart. Kaya siguro nagre-revenge sila kung saan man sila ngayon. So ayun, yun yung problema ng dalawa talaga. Ako wala akong problema talaga. Wala akong problema. Okay lang ako, okay lang. Basta pag makita nila ako, sasabihin nila sa akin, okay lang ako. Yun lang sasabihin ko. Kung sino matangkad sa kanilang dalawa, pareho silang matangkad. Ako yung pinakamaliit talaga. Kaya nung umuwi ako, sabi ng tatay ko, mukhang tumangkad ka kaysa sa dati nung paglalayas mo. Kung nagsisinungaling siya, hindi. Nadagdagan ako ng mga 2 inches from the time talaga na umalis ako. Hindi ko rin alam. Sabi ko, parang tumangkad akong konti. Ha? Kaya okay na hindi na ako mag-heels talaga. So ayun, konti lang. Mga 2 inches from the time talaga. Pero kung saan sila ngayon, siguro ang mga height nila ngayon is nasa 5'8 or
nung time na yun na, dahil nasa ano pa lang sila noon, nasa high school pa sila nung time. Pare-pareho kami nasa high school noon. Akong pinakabansot talaga sa kanila. Mukha lang akong high school na ako, pero mukha lang akong pang elementary talaga. Lagi nila sinasabi. Ayun, akong pinakamaliit sa kanila. Kung ano mga height nila, mga 5'6", 5'7", sa panahon na to na 20th century. And based sa edad ko ngayon, normal lang ang 2 inch talaga for 20th century na pagtangkad talaga. So, hindi ako aswang. Buhay na buhay ako. So, ayun! Yun yung ano talaga, nagkakaroon siguro na beauty pageant insecurity na labag. Kasi kung sino ang maganda sa dalawa, lahat sila maganda. Yung dalawang pinsang ko, maganda sila. Wala akong masabi. Kung matangos mga ilong nila, oh, matangos. Mga sexy ang body, matangos. Kung sino pinakapangit sa amin, ako yon. Ako ang pinakapangit. Wala, gusto ko lang magkwento talaga. Dahil siguro nung time na yon, nandun yung Albatros, at saka nandun yung ano na yon, yung Doña niya, Carmen na yon. Gusto niya makipag revelation, and meron siyang na-reveal talaga, which is na ano kami, and ayun, meron siyang sinabi, isa raw doon sa pinsang ko raw, ang totoo raw na, kumbaga totoo raw na anak nung may-ari raw ng mansion talaga, kaya para kami, and the winner is nagaganon ka pa yung parang oh my god, sino sa ating tatlo talaga yung totoo raw na anak raw ng may-ari ng mansion. So yun, yung dalawa kong pinsan, very ambitious sila and goals. Lagi kami nagtatanungan, sino kaya sa ating tatlo? Pero sabi ko, wag ako, ang pangit ko. Bansot na, pangit pa ako, hindi ako yun. Pero siguro pumili kayo dun sa dalawa kung sino sa kanila talaga ang na MK Ultra na sa panahon na to, or kung sino talaga sa kanila yung totoong anak talaga nung may-ari ng mansion. At yun ang na-reveal ni Doña Carmen. At nakita ko na dama na kapatid ni Doña Carmen. Oh my God, nasa ano siya? Nasa Tres Terraces Condo, Lagro, Fairview, Manila, Philippines talaga. Nag-hi and hello siya sa akin. And nagbayad pa ako ng bill doon, and meron siya talagang sinabi talaga kasi pumipila kaming ganyan. Tapos sabi niya, ayoko doon sa dalawa. Sabi ko, mauna na po kayo. Sabi niya, ikaw ang gusto ko. Oh my God, ako na ang gusto. Ang problema na paano naman yung pinsan ko isa at yung pinsan ko na dalawa kong pinsan nawawala ngayon kung sino sa kanila talaga ang may mga itsura. Lahat sila may itsura. Ako ang pinakamaliit. Ako. So ayun, basta yun na yun. Kaya sabi ko, oh my God, but sabi ko, sa bagay, yung view talaga nitong Tres Terraces Condo, Lagro, Fairview na to, ay kamukha talaga ng mga condo sa Baguio talaga. What do you expect talaga? Kung nagsuplada siya sa akin, hindi yan. Sabi niya, hi, hello, meron din kaming bahay sa Iligan raw. So ayun, gusto niyang makipag-usap sa akin kung nandoon siya. And kung nagulat ko siya, kasi yung sa 8th floor talaga, nandun siya sa pinakadulo, pinuntahan ko talaga, nagulat naman ako sa'yo. So ayun, meron doon na nakita ko rin, habang meron akong mga hinahagis doon, na meron akong problema talaga, nag-hi and hello siya doon. Oh my God, bakit nyo ako sinusundan? So ayun ang ating kung sino sa tatlo na yon ang totoong anak na may-ari ng mansion na yon. Hindi ako yon. Yung dalawa siguro may problema. Kaya magmula nun, sabi nila, ang damot naman ng mundo, bakit sa farm, yung isang pinsan ko sa farm lumaki at yung isang pinsan ko naman sa ilog lumaki. Ano, sabi, bakit lahat tayo lumaki sa mahirap na slaughter area at squatter area kung meron pala sa ating tatlo talaga ang totoong
anak ng may-ari ng mansion na yon. Hindi ko alam po, ginugulo talaga kami nung Doña Carmen na yon, and nag-hi and hello talaga siya, and inaasam talaga kami doon. So, ayun, hanapin nyo kung sino ba talaga. Then, hindi ako lalabas ng bahay talaga, pero I feel it na talaga na there's something talaga na na nangyari. And sabi naman ng kapatid ko, wag ka muna umuwi kasi hanapin mo muna yung destiny mo talaga. So ayun, yung dalawa gusto talaga nila ng pang forever kung saan sila ngayon. Sana okay sila. Kung galit sila ngayon, hindi ko alam. Siguro may boys to skull sila. Kung saan sila ngayon, hindi ko rin alam dahil wala sila doon. Wala rin lahat ng mga kamag-anakan ko doon. So, yun ang may 25 minutes na tayo habang tumatagal talaga. Sino sa amin ang mananalo lahat? Yung may mga itsura o ako talaga? Ako lalaban talaga. Pero ako, pinakamaliit sa kanila. So, ayun lang. Gusto ko lang i-share, friends. There's no safe place to all targeted individual out there. Mag-ingat kayong lahat. Baka pag kayo na anakan at nabuntisan or pinakasalan tas biglang iniwan naman sa huli, yun ang pinakamasakit talaga. Pero dahil 17 years na akong housewife, married talaga, mukhang mahirap akong pabagsakin doon. Ako, lagi ako nami-miscarriage. Lagi ako na talagang nakukunan talaga. Okay lang ako. Pero mahirap makahanap ng long relation talaga. Kahit sino yung si kuya sa Cavite na habang sinaserve niya yung burger sa akin, nakaganon pa siya nung sinabi ko ng 17 years. Hindi niya alam kung tatakbo siya pabalik ng Tansan, Cavite. Sabi niya, sino ba siya? Bakit kayo maghihiwalay talaga? Sabi ko, kuya, akin na ang burger. Nagugutom.